who joined her creator last May 10, 2024, at the age of 91. The death of a mother, a grandmother, a sister, an aunt, is heartbreaking. No matter how old you are, it will change your life forever, whether it was expected or unexpected. It leaves us grieving throughout our lifetime, wishing she's just a phone call away. She was the rock and foundation of our world, and now she's gone. For Nanay Clemencia, the journey is the beginning. Her love, her care, her embrace, her strength, her wisdom will live on as a legacy. Her kindness, generosity, her smile and presence will be deeply missed. She will always be loved and remembered. Life will not be the same without her. At this point, a few members of the family and friends will be giving their final message to our beloved Nanay Clemencia. Kami nagpapasalamat sa inyo, maraming sa amin. Napakamatay ng aming isang. Yan, napakatapag niya tumabang sakit sa cancer. Sa kanin na kanyang kumatay. At the age of 37, nagkaroon siya ng cancer sa ovary. Pinalingan niya ng ilang buwan, taon, ilang taon. Survive niya. Then at the age of 75, nakakansar ulit siya sa breast din ng daldel. Ibigyan siya ng oras, epo, na 5 years. Tapos ngayon, for the third time, hindi na niya makayanan cancer test, hindi na niya nag-ibigyan sa rito, nakakolon cancer. Napakatibis. Nalaman yung namin ng hip. First week of May 3. May 10, wala na siya. Nakatapang niya lumaban sa sakit na binigay sa kanya. Kaya nagpapasalamat kami si Diyos. Tumagal pa siya ng ganun kapagal. Sabi sa kanyang mapinagdaan na cancer. Pinalampot na doon, maraming maraming salamat naman sa inyo. Pakikiramay sa amin. Magandang mga po sa lahat. I may not be the real daughter of Nanay M.M. Ako yung manito niya. Siyempre, sabi nga nila, ang mga pamagyanan hindi nagkakasundo. Nagkakaroon kami dalawa, nagkakasundo kami. Where there comes a times na nagtatali din kami at end of the day, nagkakaintindihan kami. So matalas niyang sinasabi noon, mahirap ang walang anak ng babae. Kasi lagi niya iniisip, paano daw pag dumating ang time na eto nga. Sino makaalaga sa kanya? So siguro, we didn't expect between the two of us na magkakaroon kami ng ganitong kalaring na pagkasama bilang magbiyanan. So lagi niya sinasabi na nagkasakit na siya na alam ko mamamatay ako sa cancer din. Dahil twice na siya nagkaroon ng cancer in this third time na siguro hindi na kinaya ng edad niya. So shortly during the process of endoscopy, in the middle of the process, bumaba na yung kanyang oxygen level. Pero thank God, nakita agad yung cause, pinanggalingan ng pagdurog. So sabi ni nanay doon sa tatlong doktor niya, kung ano man ang makita after nung cross procedure, sabihin sa kanya at ready siya kung ano man yun. So, tinanong kami ng doktor, so sasabihin namin, tinanong si Ding, si Dito, the family. So, isa yung stand namin na hindi na because of her age. At siya rin, ayaw niya na rin.
Pero mabay itong doktor kasi syempre ang hirap dalhin na hindi alam na ina mo kung ano man yung pinagdadaraanan niya. So yung attending doctor niya sabi ko, Doc, kung ikaw ang nanay, inanay, anong gagawin mo? Bilang doktor, responsibility daw nila ipaalam sa may sakit kung anong sakit niya. Pero bilang doktor, kung siya ang nanay niya si nanay, hindi niya sasabihin. Ang pabaon daw namin si nanay is happy thoughts. So during those days na kakaintili pa siya, malakas pa siya, yun ang binigit namin sa kanya. So there are certain ugali ni nanay. Nung malakas siya buhay, hindi namin nakikita. Noon na lang nakaratay siya, napaka-jolly niya. Kapagbiro, marunong kumanta, magaling sumayaw, at marunong mag-swimming. At naikwento pa rin niya, before tatay, nag-boyfriend siya, sabi niya. So, yun. Kahuling sandali niya, napaligaya naman siguro namin siya. So, sa lahat ang narin dito ngayon, sabi niya, habang buhay yung ating magulang, lalo ng ating nanay, ipadala naman natin sa kanya yung pagmamahal. Kasi, habang hindi huli ang lahat, gawin na natin sa kanya, kali yung best. Hindi yung nandito siya, saka mula sasabihin, maray mahal kita. Hindi niya na marinig yan, hindi niya na makipiyo. So, sa inyong lahat po, maraming salamat sa pakikiramay kay Nanay Eme. At mahal na mahal niya po siya. Lalong-lalo na po sina Raj, Chichi, si Tony. Ay, lagi niya po pinilihan. At mahalan niya. Kaya sabi niya kay Tito yan. Kaya Nanay, promise, gagawin namin yun at pagpapatuloy namin yun bilang isang pamilya. Promise yun, Inay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Alam mo, hindi sila po yung speak Tagalog, English, pero nakasabi ko lang, at Tito Inay, for the last 7 years, lagi ko siya pinatawagan sa inyong Inay ang namatay. Mas lahat ko siya sa Antita, mas kung lumalakan ko sa Mamburaw, siya ko sa mahal namin. So siya yung lumaki, nakilala ko ang buti. So the last several years, lagi kong kinatawangan si Jamie, nagtoka kami, video call. And she always tells me, O G, bago ako mag-abroad, mawala ng body plan, makita muna tayo ang buhay. Sa kami ni Gigi ako, nag-3-way calling kami lagi. Tapos, katawag ko siya, tawag ko niya dito, kapatid tayo, mayroon siya. Kwentuhan kami, marami siya kwento sa akin. So when she always tells me, gusto niya akong makita, hindi siya before she passed. At isa'y kami, bumalik dito siya, hinintay ko kami. She waited for us to be here with her. In her last moment, nandito kami dito sa park room. At sinabi niya sa atin, Oji, tawagin mo ng lahat. Hindi na kutatagal ng hapon. Ang mind ng kita ay until the last moment that I was with her. Magaling ang kanita. Yung pagdata sa namin, kasi pag-uwi sa akin lagi, everyday nagdaging na siya. So through the moment that she was going through the suffering, kasi masasabay siya niya, sabi ko kita ay let us pray. Sinasal niya, I know, kung na sinabi niya, 1 hour before she passed, sinabi niya, naghihiralo na ako. And that's what I'm thinking. So there, dali lang ako sa kanya sa Aten. And nag-grocery kami. Nag-nasal siya, nag-request pa siya sa amin. Ay, saan naman yung daily prayer. So I prayed with her. And she was happy. And the last moment that she passed, ayun na. I'm going to pray for you. I think that will be okay. As
mahirap ito natin. Never na nagkita sa mga kapatid. Hindi pa kayo na lang. Kahit may sunod, magpanakan tayo sa bigot natin. Ay, salamat. Sa lahat. At yung tingin, mahal na mahal ko yan. Dahil pag malungkot siya, ako ang tinatawagan niya dito si Pinas para lang siya may kausap. At nung bata pa kami, tumira kami kila Timmy, siya yung naging nanay namin. At sila Kuya Lito, Kuya Ting, naging turi namin mga kapatid. Namimiss kita, Timmy. I love you. Nanay Clementia to her final physical destination, may I request the family's permission if we can proceed with the final interment. The casket will be blown.